What's up, everyone? It's another day here in the Bukid. Again, it's me, RD, and welcome back to my channel. And for today's video, guys, a quick update lang tayo. At nandito tayo ulit sa ating Bukid. Another day here in paradise. Yan. Kung napapasin nyo, nasa likod lang ako ng kawayan. Kasi wala pa naman masyadong changes, okay? Dito sa ano, dito sa pinapagawa nating bahay. So actually, ang nangyari lang is medyo in-start na nilang magtanggal ng yung mga kalat-kalat at yung damo ang inuuna nila. Kung napapasin nyo, dahil tag-ulan ngayon dito, bilis lumaki yung mga halaman, okay? Kaya napaka-green dito. Anyway, dito sa area natin na pagtatayo ng bahay, lilinisin natin yan para wala tayong mga kalat masyado. Tapos, itong mga kawayan na to, ayan guys, yung mga kawayan na yan, ayan, di ba, ang lalabong, ayan, thank you Lord, dahil malabong ang ating mga kawayan, so pagkukunan natin yan ng materyales para gawin nila, o para pagawa natin na papag, or mesa, upuan, kung ano man ang pwedeng gawin dito, pero most likely, ang sinabi sa amin, gagawin natin tong bed frame, ayan, dun, meron pa dun, so sabi nila magandang klaseng tong kawayan para gawing papag. Okay, so yun lang. And then, ayan, more linis pa dito. Ayan, parang ganyan, lininisin natin siya, yung walang mga damo-damo. Ayan, para malinis tignan. Ayan. So, mga balak dito, guys, para lang ma-share ko lang. Kung interesado kayo. So, ang balak ko dito is, pag natuyo na yung bahay, and then gagawa tayo ng mga raised beds. Okay, yung mga raised beds na pwede, excuse mo, yung mga raised beds na pwede nating tamnan ng pechay, mustasa, labanos, tapos may mga talong tayo on the side, ayan. So hopefully, may makapag-garden tayo dito, makapag-gulay tayo para, you know, pagising mo sa umaga, kuha ka na lang ng mga fresh na gulay at ilaga mo, ayan, isaw-saw mo sa toyo, ganun. Oh, and then kuha ka ng, 'di ba, pinakita ko sa inyo guys, merong mga manok, may mga manok. Wow. May mga manok doon. May mga manok doon. So nangingitlog yung mga 'yon. Kuha tayo ng itlog. And then meron tayong breakfast. So basically, ang sarap ng buhay, nakukuha ka na lang ng pagkain mo sa farm, sa garden mo. And then mag-ingi ka ng konting itlog doon sa manok. And then yun na, meron ka ng breakfast. Kung meron mang additional na gusto mo, ayan, may fish pan dito, mingwit ka, and then pwede mo siyang i-fry, or pwede mong sinabawan. Hindi ko pa actually alam kung ano pa yung pwede natin itanim dito kasi on the process pa lang tayo ng pag-put up ng bahay. So unahin ko lang muna yung bahay and then susunod na yon kung ano yung pwede natin idagdag at pwede natin i-develop pa dito sa bahay. Pero most likely, pero ang priority muna natin ngayon is yung kubo. Alright. Tapos meron tayong mga banana dyan. Sana mamunga din naman na sila. And then gagawin natin to ng bakod. Yan, para medyo secure tayo ng konti. Bakod. Yun. Basically, ganun na. Hindi pa sila nag-i-start ngayon kasi si engineer ko. Yung talagang gagawa is Sunday pa yata siya available kasi meron pa siyang trabaho. Yung mga ibang mga kasama, tomorrow, sabi nila, pinuntahan namin kanina, tomorrow pa siya available para kumuha ng mga kawayan. Yung mga kawayan na yun, dun. Dun pa yata nila kukunin. So medyo malayo ng konti. Yun ang gagawin na bubong. Yung frame ng bubong. Yun ba yung tawag doon? Alright. So, yun ang gagawing bubong. Yung mga kahoy naman na gagamitin nandyan na, naka-standby na yung mga kahoy doon. Akasha. And then, ewan ko kung ano pa yung bibilin nilang ibang mga kahoy. So, hopefully, tomorrow, so, hopefully, tomorrow, ano, ewan ko lang. Sana may update na tomorrow. And by this week, start na natin itong pag-build ng ating bahay. Alright. So, I'm really excited na matapos na to at malagyan na natin ng mga gamit. Sorry nyo guys, subaybayan nyo kung paano natin itatayo yung ating munting bahay kubo dito sa farm. Okay? Ang maganda dito kasi guys, kaya dito ko din napili. At least, pag gising mo sa umaga, fresh air, amoy damo.
Yung hindi mo na kailangan mag-mask, guys, di ba? Pag inom ka ng kape, diretso yung view mo, yung bundok ng Araya, tapos itong malawak na scenery. Habang kumakain ka ng tuyo, itlog, na may kamatis at mainit na kanin or sinangag. Yan. So, maraming nagja-jogging dyan. Kanina nakita ko, dami nagja-jogging. Kasi hindi pa siya daanan talaga ng sasakyan. Magja-jogging din tayo dyan. And then, magdating ng araw. Magdating ng araw. Pero for now, dito muna tayo sa bukid. Mag-google ng oras. Alright? Ano pa ba? Ano pa ba pwede nating gawin? Yan, magdadagdag tayo. Hopefully, makapagdagdag tayo ng kambing, ng manok, bibe. Yun ang mga gusto kong alagaan muna. Tapos, yan. Dito meron naman na fish pan. So, it's either tilapia siguro pwede soon or hito ulit. Tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin dito. Narinig nyo ba yun, guys? Yung ayan, moment of silence. Ayan, sana narinig nyo yun yung mga huni ng ibon lang. Marami dito. Sobrang dami. Ayan, oh. Ayan. So, yun. So, yun ang magiging alarm clock ko everyday once na put up na itong ating bahay ko. So, yung bahay ko ito yung nasa harap ko. Pinakita ko naman sa first vlog ko. Divided lang siya into 3. So, yung una dito is yung kwarto. Tapos, open siya ang sala at mini kitchen. Di naman siya full-blown na kitchen. And then, yung last part is yung ating toilet. Ngayon, ang merong dingding lang, kung na-imagine nyo, papakita ko yung plano. So, dinrawing ko to. Ang merong dingding lang, may mga yung mga enclosed lang na is yung kwarto at saka yung CR. Yung sala and kitchen from here, yan, wala siyang dingding. True and true siya ba pag ganun? Yun, makikita mo paglabas mo ng sala, makikita mo na yung open na space. Ayan, ganyan siya. Ayan, hanapin niyo siya kung nandiyan siya. So, dinisenyo ko siya na ganun para at least pagising ko sa umaga, yung makikita ko agad, no? Yung ganyang kagandang tanawin plus yung presko na yung hangin, di ba? Yun ang maganda dun. Tapos relax ka na lang. Kita ko ulit, guys, yung ating location ng ating bahay, yung likuran. Ayan siya. Ayun. So that's it for now, guys. Thank you very much for joining me. And this is RD. And thank you po sa mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, please subscribe, like, and share. Pakiclick ko na din yung notification bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Okie dokie. Thank you very much. Take care. God bless. And yela. Bye!